Coach Chot Reyes, nagpasa na pala ng resignation sa Gilas Pilipinas as head coach at Coach Tim Cone, bagong head coach ng Gilas Pilipinas. Yan nga ang ilan sa mga maiinit at exciting na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. So ngayon nga mga ka-idol, ay kabang-abang ang bawat tagpot laban sa FIBA World Cup, kung saan talaga namang ang lahat ng bansa ay kanya-kanya ang suportang ipinapakita. Lalo pat alam naman natin kung sino-sino ang mga powerhouse na team. Noong una nga, bago pa man magsimula ang laban ng FIBA World Cup, sinasabing ang power rankings ay pinangunguna ng USA, Germany, France, Spain, Canada, Australia, Italy, Slovenia, Serbia, Dominican Republic, Brazil at Finland. At tila ang ilan nga sa mga team na ito ay iba ang ipinapakita ngayong FIBA World Cup. At para nga sa top scorer ngayong FIBA World Cup, pinangunahan nga yan ng ating NBA player na si Luka Doncic ng Slovenia, at pangalawa nga itong si Carlic Jones. Nasa pangatlo nga itong si Karl Anthony Towns ng Dominican Republic na may average point na 25. At pumang-apat nga itong si Jordan Clarkson na may 24.5 points. At pumang-lima itong si Evan Fournier ng France na may 24 points. Si Rondae Hollis Jefferson na dating imports ng TNT, nasa ika-anim na pwesto nga, at talagang pinatunayan niya na siya isang magaling na player. At nasa ika-pitong pwesto naman ito si Lauri Markkanen ng Finland na may 23 standard points, at Patty Mills ng Australia na may 23 din. Nasa ika-siyam naman at 10 pwesto itong si Dennis Schroeder ng Germany at Willy Hernan Gomez ng Spain. Para nga sa katatapos na laban ng August 27, ang top scorer nga dyan itong si Yuki Kamamura ng Japan na may average point na 25 points at 9 assists, habang sinundin niya ni Dennis Schroeder ng Germany na may 30 points, 8 assists, at nandyan din itong si Andres Feliz ng Dominican Republic na may 24 points at 5 rebounds at 5 assists. Nandyan din naman ito si Joshua Kansa ng Japan na may 28 points, 19 rebounds, at si Karl Anthony Towns na walang kupas na may 24 points, 11 rebounds at 5 assists. At kung babalikan nga natin ang nakarang laban, mga ka-idol, tinalo ng Canada ang Lebanon sa score na 128-73, kung saan sa standing, dalawa na ang panalo ng Canada at wala pa nga silang talo. At naitala rin ng Team Canada ang record na most assist in single game at FIBA World Cup since data was officially recorded from 1994. Nakapagtala nga ang Canada ng 44 assist, mga ka-idol. At tila naman ay naging history ang pagkapanalo ng Latvia kontra France, kung saan alam naman natin na ang France ay isa sa pinakamalakas na team at number 5 nga nung nakaraang FIBA World Cup. At ito nga ang first time ng Latvia na sila'y makaka-advance sa second round ng FIBA World Cup. At sa kabilang banda ay nagdala na nga ito sa France para sila'y ma-eliminate yung FIBA World Cup. At sabi nga, Latvia has zero NBA players healthy, while France has Rudy Gobert and Evan Fournier. At ito nga isang napakalaking karangalan para sa Latvia ang makaharap at talunin pa ang isa sa mga powerhouse na France, mga ka-idol. Ang naging best player of the game nga dyan itong si Arthur Zagars na nakakuha ng 22 points, 5 assists, 2 steals to lead the Latvia. At katulad ng Latvia, mga ka-idol, tila history rin para sa Japan ang matalo ang Finland, at sila nga kauna-una ang team sa Asia, mga ka-idol, na nakakuha ng unang panalo ngayong FIBA World Cup. Sa score na 98-88 ay tinalo nga nila ang Finland. At tila inaihalin tulad nga sa isang anime series na sikat sa Japan na Slam Dunk ang performance ng Akatsuki Japan team. At naging best player of the game nga dyan itong si Joshua Hankinson na nakakuha ng 28 points, 19 rebounds, kung saan na ipanalo nga ng Japan ang home court, mga ka-idol. At malaki nga ang tsansa ng Japan, mga ka-idol, na makapasok sa second round, at gayon din naman ay masungkit ang slot para sa darating na Olympics. At matapos ngang talunin ng Dominican Republic ang Pilipinas sa score na 87-81, mga ka-idol, ngayon naman ay tinalo ng Dominican ang Italy na sa score na 87-82. Tinalo nga nila ang isa sa pinakamalakas na team na Italy, mga ka-idol. At walang kupas pa rin talaga itong si Towns, dahil siya pa rin ang naging best player of the game, katulad nung natalo nila ang Pilipinas. At tila hindi pa rin naging magandang kapalaran ng ating team na Gilas Pilipinas, dahil muli silang natalo ng Angola naman, mga ka-idol, sa score na 80-70. Maganda pa rin naman ang ipinakita nitong si Jordan Clarkson sa laban nila sa Angola, at nakakuha nga siya ng 21 points, 3 rebounds at 7 assists. Ngunit hindi nga ito naging basihan at naging sapat, mga ka-idol, para maipanalo ng Pilipinas
ang laban kontra Angola. Kahit ng ilan sa mga big man katulad ni AJ Edu at Jun Marfardo'y maganda rin ang ipinakita at hindi rin talaga ito naging sapat. Nasabi nga ni Coach Trejes, like I said, whatever is happening with other teams is beyond our control. We can only focus on what's within our control at the moment. Sabi pa ni Coach Trejes, sayang, at least nakadikit. Nakadikit naman tayo. Kaso, sa dulo, talo. Ilang beses man tayong natalo na ngayon mga kaadol ngayong FIBA World Cup. Ngunit di pa rin nawawala ng pag-asa itong si Coach Trejes na sabi nga niya, the objective is to get to the Olympics. So no matter how flickering that hope is still alive. We still have to keep our heads up and find a way to play our best in the next game. Dagpa niya, no matter how slim that hope may be, it's still alive. Noong una nga sinabi na rin ni Coach Trejes, Italy is Italy, na isa nga sa pinakamalakas na team. But our focus really is Dominican and Angola because those are the two games we really have to win. Nasa ngayon nga'y pareho tayong tinalo ng dalawang team na ito mga ka-idol. Pinangangamba na nga tayong malaglag dahil alam naman nating malakas ding team ang Italy. Nang sabi nga magiging senaryo, Gilas must beat Italy by 13 points and hope for Angola loss. Nang sa ganon ay magkaroon tayo ng tsansa na maka-advance pa sa second round mga ka-idol ng FIBA World Cup. Nasa ngayong senaryo nga mga ka-idol, ang Dominican Republic ay may dalawang panalo at wala pang talo. Italy may isang panalo at isang talo. Angola isang panalo at isang talo at Pilipinas na wala pa nga tayong ipapanalo sa dalawang naging laban natin. Kung unang senaryo nga kung matatalo ng Gilas ang Italy, Gilas must focus on defeating Italy in their upcoming match, although Italy has a dominant history against the Philippines, including a 46-point victory in their previous encounter. Gilas needs a win by 13 points against Italy will significantly improve their chance of advancing. Point difference, the tiebreaker will be the point difference in their matches versus each other at the moment. Italy holds a 14 plus point difference, Angola's -4 and Gilas has -10. For Gilas to have a chance, they not only need to defeat Italy but also aim for a substantial margin of victory to improve their point difference, again no less than 13 points. Angola's match, Gilas also relies on Angola's losing to Dominican Republic in their next game. If Angola loses, Gilas secures win over Italy, both teams will have 1-2 record. However, Gilas must hope for Angola to lose by a significant margin to improve their chances of advancing based on point difference. Calculating point difference, Gilas needs to calculate the point difference carefully. Assuming Gilas defeats Italy and Angola loses to Dominican Republic, Gilas' current point difference of -10 need to be improved. They should aim to outscore Italy by a larger margin than Italy's victory over Angola 13 points. This will give Gilas higher point difference and a better chance of advancing. At sa kabilang banda ng mga ka-idol, sa resulta ng FIBA World Cup ay magkakaroon tayo ng tsansa na magkaroon ng spot ang Gilas Pilipinas sa darating na Olympic. At sa ngayon ngayon, malaki din ang tsansa ng Japan na makakuha ng spot para sa darating na Olympic. Lalo pat sila pa nga lamang ang Asian team na may nakamit na panalo ngayong FIBA World Cup mga ka-idol. Tagilid man tayo mga ka-idol sa ngayon, ngunit itong si Jordan Clarkson ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa na sabi nga niya, we just gonna keep fighting. They're here fans supporting us every night, every day. So we're gonna keep fighting for all. We keep playing, we try to get it together. At ayon naman kay RR Pogoy na nabigyan nga siya ng magandang playing time nitong huling laban kontra Angola, laban pa rin. Laban pa rin kasi may laro pa eh. So di kami susuko, lalaban lang. At para naman sa batang player ni si Kai Soto, marami pa rin pagkukulang, marami pa rin pwedeng improve. Kasi syempre wala namang perfect game kahit manalo ka. I'm just proud of effort from everybody sa team. Kung ano mang natutunan namin from this game, i-add namin against Italy. Para pa rin talaga kay Coach Trejes, the objective is to get to the Olympics. So no matter how flickering the hope is, that hope is still alive. So we still have to keep our heads up and find a way to play our best in the next game. Sa ngayon, marami pa rin nagagalit kay Coach Trejes matapos ngang matalo na ng Pilipinas ng dalawang beses ngayong FIBA World Cup. Lalo pa nga sinasabi na itong si Coach Trejes na isa sa pinakamagaling na coach ng FIBA World Cup. Na siya nga ang kauna-una ang head coach local ng Pilipinas na nabigyan na mas mahabang time na maging head coach ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Noong una na nga rin ay sinabi ni Coach Trejes na local coach still the best for Gilas. We don't need a foreigner. At ngayon ngay tila nabaligtad dahil ang sigaw ng mga Pilipino, itong si Coach Trejes ay dapat mag-resign na. At sa ngayon ngay mas pinipili ng taong bayan na magkaroon ng Gilas Pilipinas na mga foreigner coach. Katulad na lamang na kumakalat sa isang social media na ipinost ng isang influencer na si Rendon Labrador. Sabi rito, palit coach yung magaling gumawa ng play.
sawa ng taong bayan sa coach na magaling gumawa ng dahilan. Tila nga ilan sa mga sinasabing dahilan ni Rendon ay katulad na lang nito. Coach Trelles, we all know the mathematics in the situation. We need to focus on what we need to do first against a top 10 team in the world. So Trelles, just the matter of size and strength, we have to do a lot of scrambling, rebounding. You can see Angola putting in 3 big men. Sabi pa ni Coach Trelles, we focus on what's within our hands. Sabi pa niya, we did get off to a nice lead but we know that Angola will come back and we just get hammered on the boards. That hope is still alive. We need to keep our hopes up. Sabi pa rin ni Rendon, kung may malasakit ka sa Pilipinas at respeto sa larong basketball, mag-resign ka na. Parang awa mo na coach. At ang sigaw na ito ng taong bayan ay tila ginawa na nga ni Coach Trelles dahil ayon nga sa samang basketball ng Pilipinas. Nasabi nga ni Alpanlillo, pinigilan kong mag-resign si Coach Trelles. He has submitted a resignation letter after the SEA Games but it's not his fault. Panlillo said, I think there are a lot of issues that we have to address for him to support him even better. We did not accept his resignation and we are here to support Coach Trelles all the way. Now that Team Cone is coming in, Nero Vucevic also there and also Goldwyn ping out. Panlillo even lauded Reyes for stepping in for Tab Baldwin despite not having a single player at his disposal at Gilas, Pilipinas. Sabi pa, in fairness to Chot, he knew that he had no team during the window but still he took on the job because we asked him to do so. Filipino siya and he can turn his back on the flag even though he knew it was going to be very difficult for him. It was admirable of Chot knowing that he might face a massive backlash if he did not perform well. He still said that he will do it for the country. He said, you asked me to help you and I will. It wasn't his doing. Ngayon nga mga ka-idol, hindi natin alam kung ano magiging kahinatnan ng Pilipinas sa FIBA World Cup at kung magkakaroon ba ng spot ang Gilas Pilipinas sa darating na Olympics. Lalo pat ito nga si Coach Trelles ay nakafocus sa Olympics at naniniwalang maipapanalo natin ang laban kontra Italy. At hindi rin natin alam kung itong si Coach Trelles ay magiging head coach pa ng Gilas Pilipinas kung sakaling lumigwak na nga ang Pilipinas ngayong FIBA World Cup at mawala ng spot para sa darating na Olympics. Na kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, karapat-dapat na nga kayong mag-resign itong si Coach Trelles dahil nararapat ngang maging coach itong si Coach Tab Baldwin na maibalik muli sa Gilas Pilipinas o kaya naman itong si Coach Trelles. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, sino nga kaya ang karapat-dapat na maging head coach muli ng Gilas Pilipinas nang sa ganun naman ay magkaroon tayo ng laban sa international game. Kung ano yung makasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.